remember me? You don't need to be working on five minutes. We'll be starting in 5 minutes. 5 minutes, please settle down. So mag-start na po yung event namin ng 5 minutes. Okay, shout out po. Oh, sige, pagaling ko sa mga kera. Mic check. Mic check, 1, 2. Again, everybody, pag-serve po mamaya ng snacks, don't get disturbed ha, because sa table arrangement tayo, just pay attention to the discussion. Yung mga nakatagilid po na medyo hindi nakakaharap ng konti, you can rearrange yung inyong mga upuan para mas makakaharap kayo dito mamaya. It's okay because you will just get back sa arrangement kapag mag-chibog na po mamaya. Everybody, please settle down, get ready for your coffee. In 2 minutes, Daniel and I are going to facilitate this very historic and important event today. Thank you, Ka-Eric. We'll be beginning in a few minutes. Please settle down, get your free coffee from the back. Just a reminder, please keep the 2 tables at the back vacant. We have a group of organized community sectors who will be coming. Start in 2 minutes.
Alma ready, friends ready, 2 minutes. Those who need to use the CR, please get up now kasi mas malayo yung CR dito, malayo din. So nasa dulo po ah. You don't want to miss anything, so yeah. Kailangan yung mag-CR, gawin nyo lang ngayon. Yes. And then again, we remind you, rearrange so that dito po kayo nakaharap sa ating entablado at ang kapulungan po ay kaharap at kasama namin. Ayun yun. We will start in 1 minute. May I request everyone to please stand up for our collective prayer through a song. And let us bow down our heads. Ilagay po natin natin mga sarili sa Diyos natin pinanampalatayan at tayo po makipagkaisa sa isang collective and communal prayer ng mga mabubuting anak ng bayan at tagapagtanggol ng totoong kapayapaan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Through a song, we share this prayer.
Okay, please remain standing as we sing our national anthem, Lupang Hinirang. Daniel po at ako si Ka Eric ay kasama ninyo magpapadaloy ng makasaysayang pulong ng mamamayan kontra digmaan at para sa kapayapaan at totoong pagkakaisa at pag-unlad ng bansang Pilipinas. Sari na po tayo. Thank you, Ka Eric. Welcome to everyone here, our speakers, our bloggers, all of the from various sectors, communities joining us here today. And of course, the title of our historic forum today in Aberdeen Court is entitled No to U.S. BBM Proxy War, No to U.S. EDCA Bases, Austin and Blinken, Get Out and Stay Out. Alright, ngayon ang team natin, Daniel. Mga kababayan, susubukan ko naming panimula. Initially, may paliwanag bakit Blinken, Austin out, EDCA and Mutual Defense Treaty ng Amerikano na sumasagka sa ating totoong kapayapaan at paglaya bilang bansa ay dapat itigil at ibasura na. Bakit, Daniel? Ito ang tema ng pagtitipon ng mga mabubuti at patriotikong anak ng bansang Pilipinas. Dahil ang Amerikano ay hindi natin tunay na kaibigan, nakikita po natin, sinasabi nila, yung EDCA ay para sa typhoon, yung climate change at yung disaster resilience nakita po namin. Nung nakaraan lang typhoon, Carina, no? Natulong ba yung mga, no? Sumipot pa silang hindi. So, malinaw na yung purpose ng EDCA ay para sa digmaan, sa negosyong pangdigma ng Amerika. Ng Amerika na wala tayong interest doon. Yun. Daniel, before po yung unang pananalita ng tatlong main speakers natin and messages of solidarity, allow us briefly na kilalanin po ang partisipasyon at pakikipagkaisa ng iba't ibang organisasyon ng mamamayan na sumusulong ng kontradigmaan at naninindigan para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Yung mga nanditong grupo, Daniel, ay? First, we have the group of the... First, we have the visiting scholar from China. No? Her name is Zhong Yanghui. She's a scholar of China and visiting the Philippines. The South China Normal University, and she is a visiting scholar at the UP Asian Studies. She will give us a solidarity message later on. And then we have also the Asian Century Strategic Studies Institute, which is headed by Herman Capintong Laurel, the President. Palakpakan mo natin yon. Ito po ang main initiator ng ating pagtitipon. We also have yung Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan at Samahan ng mga Mahihirap na Nagkakaisa para sa Kapayapaan ng Bayan. Palakpakan po natin 12 organizations from 12 areas in Metro Manila. Ang leaders po nila ang nandito. And of course, next I'd like to welcome all of our bloggers in front, sitting in front here, Ms. Cathy Cruz from the KDP. We have some bloggers, we have SMNI. Thank you, SMNI. A round of applause for our bloggers. And other bloggers. Thank you for coming. And also the DCRJ. DCRJ, we have the media friends here. And other print media. Broadcast media. Thank you all for coming. And we have also here ang solidarity group ng Marcos Alice Jan Movement, the Mad Group.
galit na ito sa bulok na pamamahala ng Marcos administration at dahil sa kanyang patakaran sa digmaan, their solidarity is present right now. Also, nakikita natin, Daniel, mga kababayan, ang grupo po ng MAD and then yung hakbang, wala sila dito. Ang nandito, MAD lang. Okay. At nandito rin po ang grupo pala ng Sambayanan Youth Philippines. Sa likod kanina nandyan, mga 10 organizations ng kabataan po ang nagsolidarity sa atin ngayong umaga. And coming over, ang grupo ng Anti-Imperialist Coalition na nagmamarcha ngayon mula sa Delta, patungo po dito sa area ng Quezon Avenue. And we have also Professor Romel Banulawi. Isa po ito sa mga iskolar ng modernong panahon na nag-aaral kung paano po i-foster ang totoong rehonal ng mga relasyon na mapayapa at mapapaunlad ang relasyon ng bansang Pilipinas sa kanyang mga karatig na mga bansa sa Indochina, Indo-Pacific, and Asia-Pacific regions. Now, can I introduce the names of the speakers who will be speaking in no particular order. So, in order to save time, magiging flexible po tayo. Yes. First, we have, of course, our former Senator Nikki Coseteng. We're waiting for her. Next, we have Professor Ana Malindog Uy, the Vice President for External Affairs of the Asian Century Philippine Strategic Studies. Of course, we have Professor Romel Banlawi. We have Dr. Lorraine Badoy, she's on her way here. We have Kai Rick, of course, who will be speaking. We have joining us via Zoom, Cebu-based writer and political commentator, E.B. Hugalbo. Yes, naka-standby na rin. He's on standby. We also have Captain Ray Valeros Jr., who is an international customary lawyer and a Navy Reserve officer. Of course, we have Kamen Tong Laurel and Kaadong Paglinawan as the President and Vice President of the Asian Central Philippines Strategic Studies, respectively. And, yeah, nakita ko rin nandito na ang grupo, maliban sa Marcos Alisjan, ang Endai Cares Solidarity Movement. Nandito na po ang Endai Cares Movement. Thank you for coming over. For coming. And Daniel, we have a standby. We inform the group of organizers this morning magkakaroon po ng solidarity message from America sa Estados Unidos, si Attorney Arnedo Valera. From the U.S. Congress for Real Change. Yun! Maya-maya po, we are loaded. That's why find your seat and bring your coffee. Sit down and relax. Magsisimula na po tayo dito sa talakayan ng mamamayan para sa kapayapaan on the day na bumibisita po ang mga sugo na tagapagtambol at tagapagsulsol ng digmaan ng Estados Unidos dito sa ating rehiyon at ating bansa, sina U.S. State Department Antony Blinken and Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin, ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, ay gumuguhit ng kanilang boses at paninindigan. Dapat silang lumaya sa ating bansa. Yes. Sapagkat ang digmaan ay hindi po yan ang kultura ng mamamayang Pilipino. Just a reminder for everyone, we have a Q&A forum, no? Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa aming Zoom call, sa Facebook live comments, or sa YouTube, at we will get to your questions later. We are now on live, Daniel, no? With several platforms. Yes. Without much further ado, Daniel, first, introduce natin ang maglalagay ng konteksto kung bakit tayo nandito, ano pong kasaysayan ng pagtitipon na ito. Go ahead, Daniel. Let us welcome Kamen Tong Laurel, President of Asian Century Philippine Strategic Studies, the main organizer of this historic event, to give us a context of the forum today. Let us welcome Kamen Tong. News si June Renuno kasama natin ng mga kakararating lang po ng Manila Times. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Unang observation ko po.
unang observation ko po ngayong umaga ay yung ating pag-awit ng pagbansang awit at merong linya po doon na labanan natin by the video and so on. So, yung mga manlulupig, ang ating labanan, ingatan, pero isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga Tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na pwersa na nais sa sakupin ng Pilipinas ulit. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi niya kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been America. Sila po ang dumayo po dito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Philippine-American War. At itong alaalan na ito ay pinipilit na burahin po ng ating malalaking media. Kaya po, ang talagang nakikipaka po para sa malayang kaisipan ng Pilipino, makabayang kaisipan ng Pilipino, ay itong mga vloggers sa harap po natin, yung mga independent media and information disseminators, yung ating independent scholars tulad ni Ginoong Romel Manlawi. Yun ang pinaka-peligroso kalaban po natin, yung nandito sa loob, naniloloko ang sambayanan. Tandaan po natin yan at importante po kayo. Our international friends are also very important in helping the Filipino nation. 120 million of us here in this country explain to the world that we have both enemies, external and internal. We have the external enemies that portrays themselves as friends of our nation. We have internal enemies who portray themselves as nationalist patriots when they are serving actually the purposes of this foreign nemesis of the country. Unang-una po yan. Kaya po, pag ating narinig ang ating pambansang awit, tandaan po natin gulumilika ang ating local politicians na kalaban na hindi po natin kalaban kundi kaibigan. Tapos yung kalaban po sa kasaysayan natin hanggang sa kasalukuyan, pinapalabas nila na kaibigan ng bansang Pilipinas. Okay, number one. Number two, ang pinakamalaking peligro, dalawang pinakamalaking peligro po sa bayan po natin, may naharap po ng 120 million, 120 milyong Pilipino, ay unang-unang kagutuman. Ngunit mas malala pa po doon sa peligrong yun ay yung hinaharap nating gera na ini-sponsor ng Estados Unidos sa buong mundo. Pero dito sa Asia po, ginagamit ang Pilipinas bilang mitsa. Kaya po meron tayong dinadaos ngayon na ating event ngayon. Itong no to US-BBM war, no to Edgar bases. At nabanggit po natin ang pangalan ni Blinken and ni Austin. Siguro sa inyong marami dyan ay maraming hindi nakakilala dyan sa dalawang pangalan yan. Kasi yung si Blinken po ay US State Secretary. At yung si Austin, yung itim, yung po ang Defense Secretary ng Estados Unidos. Sila po ay darating bukas ng umaga. Sila ay magpupulong. Tapat po nila ang kanilang counterpart dito sa Pilipinas, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Defense Secretary Guillermo Chedorro. Sila ay magmoro-moro, poporma-porma na yung interest po ng Pilipinas ang kanilang babantayan. Ngunit ang totoo po, itong mga pangkat na to ay ilang taon na po na nag-uudyok ng gera sa bansang ito at sa Asia.
Tayo nagsimula po nitong Gilusan Laban sa Gera, or what I call in English, we are engaged in a war against war. Tayo ay nasa isang gera, laban sa gera. Napakarami kong pwedeng talakayin tungkol dito sa paksang ito. Wala na pong silbi ang gera sa modernong lipunan po ng sangkatauhan. Anumang pangailangan ng sangkatauhan, anong gutob ay kayang-kayang sagutin po ng siyensya o agak ng sangkatauhan. Wala na pong dahilan kung bakit magkaroon ng gera. Kaya po meron tayong mga gera po noong panahon ng mga tribo-tribo po tayo dahil maraming kamangmangan pa po. Bago po tayo nakadistubre ng pagkakain ng pagkain, agawan po ng mga bunga sa mga puno para pagkain, patayan, mga pagan na tribes. Natuto naman tayo ng agrikultura, mas kanim tayo ng balay, trigo. Naging dahilan naman ng pagtigera ay yung agawan ng lupain para makapagtanim para sa pagkain ng taong bayan. Eh ngayon po, pwede na po magtanim, magpabunga ng mga pagkain sa mga buildings. Wala na pong dahilan na magpatayan para din sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero yung mga teknolohiyang yan ay pinipigilan ng mga may control ng teknolohiyang yan. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga trade wars, gera, at ng itong magandang distribution ng pagkain, teknolohiya at kaalaman ay mapigilan. So, tayo ay dinigera po natin ang gera mismo. Hindi ang tao, hindi ang anumang bansa, ang gera mismo. Ayaw na natin sa gera at yan po ang pumipigil sa ating bansa na umunlad dahil merong nagkakalat na yung mga pananakot na may gerang darating dahil sa mga teritoryong agawan na wala naman po talagang katotohanan diyan. Gawa-gawa po ng malalaking media. Nilalason ang damdamin puso ng taong bayan laban sa isang bansa na 2,000 taon na po kaugnay ng Pilipinas, katulong ng Pilipinas. At hanggang sa kasalukuyan, babalikan po natin ilang mga balita tungkol dyan. So, nagsimula po tayo noong nakaraang taon, noong Mayo-Hunyo 2023, ng ating anti-EDCA motorcade caravan. By the way, sa kasalukuyan po, this very moment, pero iman po tayo hanggang 100 kasama po na nagmamarsya galing sa Delta. Patungo dito, mabuti, dumungo ako sa bintana at humupa po yung ambon kanina at sana po ay nag-aaraw na sa labas, nakikita ko ang umaaraw na. So, maganda naman po at darating po sila. Inareserve natin ang konting sandwich para sa kanila pagdating nila. At sila po ay may programang dapatan po mamaya sa Kasabansada. May gawa po silang tatlong napakalaking bomba para simbolo ng mga bomba na gustong ipasok ng Amerikano po dito sa Pilipinas. Mamaya may tatalakay po ako na pinasok na po nila ng missile launcher sa ating ilang mga US bases dito sa Tuguegarao, sa Cagayan Province, sa Norte, sa Ilocos, and so on. Pero itong next slide, are we ready? So, nagkaroon po tayo ng anti-US BBM proxy war caravan noong nakaraang taon. Isang daan pong mga kasama po natin, sumakay po sa mga sipito, walong mga sasakyan at isang malaking bus. At sila ay lumakbay po ng Maynila. Dala-dala po ang slogans po natin laban sa gera, laban sa military bases na yan. Dumaan ng Bulacan, dumaan ng Revesia sa puntod po ni General Antonio Luna. Dumaan po ng Isabela sa simbahan na kung saan tinatag ang Anglican Church na independent church po ng Pilipinas hanggang umabot po doon sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Bilang pakita po ng ating protesta at pagkakaisa sa gobernador ng
Cagayan Province na anti-US basis din po siya. So, yan po ang lumabas na balita po sa Manila Times noon, anti-EDCA motorcade kicks off June 1st. Tayo ay nasa Hulyo na ngayon. Ang panauhin natin po ang pandaman noon, si Kit Tata. Next slide, please. Next slide. At ito po ay dinaos natin nung nakarang taon sa Max Restaurant sa Quezon City Central. At naging matagumpay po itong paglunsad na ito, yung karaman na yun, at naging balita po ng mga linggo at mga buwan na sumunod. Dahil po, kasabay po nito ay yung pagpapatigting naman po ng mga provokasyon laban sa China doon sa South China Sea na sponsored po ng mga Amerikano. Ito po ang ilang mga senaryo doon sa caravan na po ngayon po. Nagkaroon po tayo ng next slide please. Nagkaroon po tayo ng motorcade at bike caravan around Metro Manila, around the provinces hanggang Bulacan po. Ano, dala-dala ang mga slogan sa anti-war. At si Ginoong RJ Avellana po, parating na po, galing sa Marcia mamaya-maya na po, ay magsasalita din po dito sa harap natin. At siya po ang organizer po nito, sila Noran, Tiongsong, and so on. Ito po yung susunod na slide po ang press conference at parang pagtitipon tulad dito doon sa Max Restaurant. Napakaganda po ng spirit at moral ng ating mga kasama noon. Ating binabalikan ito para makita po ninyo may kasaysayan po yung ginagawa natin itong araw na ito dito sa nakaraang taon. Ito ay hindi po para sa mga panahon na ito na lang, kundi sa kasaysayan po ng bansa po natin, ma-re-record po ito, makakahala po ito na isang mahalagang kilusan na magsasaklolog sa bayan natin mula sa isang sakuna na walang anumang klaseng recovery. Kung sa Second World War naka-recover tayo, sa susunod na gera, kung hindi natin mapigilan, wala pong recovery. Mamaya ipapakita natin ang mga dahilan kung bakit natin sinasabi yan. Ito naman ang ating kilusan, ang ating anti-war caravan po na umabot sa Tumilaraw, kapulong po si Governor Mamba, si Kaado Pagdinawan, will you stand? Ang ating kinatawan doon. Stand up to be recognized, please. Stand up to be recognized, Kaado. Kaado. Nakanda na yan. 76 years old na yan. Pero tuloy-tuloy na lumalaman po. Kaya po siya ang kinatawan natin doon sa Tubigaraw, nagka-stroke ako last year. Kaya hindi po ako nakakasama. So si Governor Mamba po, ang ganadong-ganadong supporter po ng ating laban sa gera. Ito naman yung susunod na slide po ay yung pagbisita po ng ating caravan doon sa puntod ni Monumento ni General Antonio Luna sa Nueva Ecija. Dahil po, anong kahulugan po ng pagbisita doon kay General Antonio Luna? Ang kahulugan po niya na yung anti-American war na nilunsan ng katipunan po laban sa Amerikano noon. Nakakalimutan po yan. Hindi po kaibigan ng Amerika ng Pilipinas. Kaya po tayo nakukulela sa top 5 countries ng ASEAN ngayon. Dahil sa pagpipigil ng kaunlaran ng Pilipinas na ginagawa ng Amerikano. Pero kung titingnan natin mga survey, sabi ng 75% ng populasyon, America is our friend. Ganyan po ang kalaki, ganyang kalaki po ang panloloko ng malalaking media sa atin dahil sila ang may control ng malalaking media. Pati mga paaralan natin dahil ang mga politiko po natin, karamihan po na mga naging presidente ay pro-American, American, mga tuta ng mga Amerikano. Pati ang ating educational system po, yun ang pinapasok, sinusuksok sa utak ng mga kabataan po natin na kaibigan ng Amerika, hindi po kaibigan ng Amerika.
Kaya po umabot nung, kaya po tayo naglusan po nitong kilusan natin laban sa gera ng Amerikano na gusto gawin ng Amerikano. Eh dahil nga sa tagdag ng imaginations, next slide please. Na hinihingi ng Amerikano at ibinigay naman ni Presidente Bongbong Marcos. Isang katraydunan sa mga sinabi niya itong nakaraang 20 taon po sa mga talumpati niya, sa mga posisyon niya sa Senado nung siya ay senador. Siya ay tutol sa mga American bases, siya ay tutol yan sa Mutual Defense Treaty. Tapos biglang bumaligtad siya nung nakaraang taon at pumayag po sa karagdagang US military bases. Ito po ngayon ang inabot nitong dagdag ng new, US nuclear and US military bases. Susunod na slide please. Ito po, importante, tandaan po ninyo. Nagpasok ang mga Amerikano ng Typhoon missile system, Typhoon missile launchers. Mula din sa tinatawag na Typhoon missile launcher, nakikita nyo yung special carrier po ng Typhoon missile launcher. Yan ang pwedeng mag-launch, magpalipad po ng sari-saring klaseng mga missiles mula sa Pilipinas, saan po naka-asinta po yan. Siyempre ang tingin ng China sa kanila naka-asinta. Siyempre ang tingin ng Russia sa kanila naka-asinta. Saan sila gaganti? Hindi sa Amerika lang. Unang gagantihan nila yung mga base militar ng Amerikano dito. Kaya ubos talaga, ubos kaagad tayo bago ang Amerika. Pero kumapayag si Bongbong Marcos na ilagay po rito. Alam ba ninyo yung peligro niyan? Karamihan sa inyo hindi siguro alam ang kalaliman ng problema ito. Kasi hindi po kayo ini-inform ng malalaking media. Kaya po tayo nandito. Kaya kami umaasa sa inyo na makwento po ninyo ito. Pasensya na po kung at babanggitin ko ng mga popular na pinakikinggan ng marami sa inyo. GMA 7, manluloko po yan pagdating sa mga issue nito. ABS-CBN, manluloko po yan pagdating sa mga issue nito. Andiyan sila. Andiyan ba sila? Halika, sa harap kayo para mag-debate tayo sa mga ginagawa niya ang manluloko sa San Mayra. Hindi sa gusto po. Hindi po sa gusto ng mga kawani. Hindi po sa gusto ng mga kawali ng mga news agencies na yan. Yung kanilang may control, yung mga may-ari po nila. Si Manny Pangilinan po, kasabot po ng Amerikano yan sa pagkontrol ng malalaking negosyo sa Pilipinas. Papaniwanag ko, isang negosyo po na niloloko araw-araw, buwan-buwan, ibang dekada na po ang Pilipinas. Kuryente, Meralco. Si Manny Pangilinan ang may-ari po niyan sa ngalan lang po. Kasi ang may control po niyan, Sunning Group, International Finance Group, na konektado sa Amerikano po. So, very complicated ang sitwasyon ng Pilipinas na isang magagaling, isang bansa na napakaraming magagaling na ini-employ po sa buong mundo pero hindi mapaunlad ang sariling bansa. Kasi kontrolado tayo ng mga manluloko. So tandaan po ninyo yan. Yung Typhoon missiles na yan po, launchers na yan, ang napakalaking peligro po sa bayan natin. Kaya po tayo nandito. Napa-amin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos na pumayag sila dyan at napilitan silang tanggapin ang ating pilit sa kanila na tanggalin yan. At sinabi na tatanggalin. Ang problema, pahene-hene, bago-bago ang sinasabi. But before that, no, ito po ang reaksyon ni President Putin ng Russia. Next slide, please. Philippines warned. U.S. satellite like status puts it under Putin's nuclear crosshair. Anong crosshair? Alam ba ninyo kung anong crosshair? Pag kayo isinisili po sa bullseye targeting, no? Lens, may cross po doon. At yung nasa sentro po, yun ang target. Yun ang ibig sabihin ng crosshair. Dalawang guhit na nakakross.
at isi-send mo yung target sa gitna. Ang presidente ng Russia po ay nagsalita na dahil po dyan sa mga Typhoon missiles na yan, missile launchers na yan, ang Pilipinas po ay nalalagay sa crosshair. Yan po ang ebidensya natin na tayo ay nilalagay sa peligro nitong mga ginagawa ng Bongbong Marcos Administration kasabot po ang Amerika. Napilitan sila dahil sa sigasig ng ating mga tumututol at lumalabat yan na sabihin na hindi tatanggalin ng mga Amerikano yan matapos ng balikatan military exercise. Pero yung huling balita naman sa Armed Forces of the Philippines, eh baka madidelay ang pagtanggal, paglipat, pag-alis itong Typhoon missile launchers. At meron namang anunsyo na baka pwedeng ibalik naman, pagka-alis, and so on and so forth. Kaya po hindi pwede tayong bumitaw po sa ating pagbabalitay, sa ating sigasig na labanan po, tutulak po itong mga ginagawang mga paghahanda para sa gera ng Amerikano. Ang cover story ng Amerikano para mailagay po ang base militar dito sa Pilipinas ay ang maraming namang magagandang layunin niya ang base militar ng Amerikano. Ang isa daw po ay ang susunod na slide, sabi nila, the addition of these new EDCA locations, EDCA po yung mga base militar, no? EDCA ibig sabihin Enhanced Defense Operation Agreement, will allow more rapid support for humanitarian and climate-related disasters in the Philippines. Oh, makakatulong naman daw itong mga base militar dahil pag may sakuna, tulad ng mga baha, tulad ng mga lindol, eh agad-agad darating ang tulong ng Amerikano. Eh kadadaan lang natin sa isang napakatinding baha, nasaan ang tulong ng Amerikano? Wala. Pero lalabas po ng Inquirer, Philippine Star, mga pahayag na yan in the few days. American Ambassador, mag-aanunsyo lang kung anong relief goods ang dadalhin. Atrasado kung darating man. Pero darating mauuna bukas si Blinken at si Austin at pag-uusapan yung mga defense and war related issues na yan. Sabi ng isang speaker natin mamaya sa kanyang blog, si E.B. Hugalbot, no? Siya yung Cebuano. Humanitarian efforts at disaster resilience and response efforts ng mga Amerikano out of EDCA during Typhoon Karina? Di ba yun ang main mission and purpose ng expanded EDCA sites daw? Wala pa rin. Wala. Samantalang yung sinasabi nilang kalaban po ng China, mga api sa Pilipinas, kalaban ng Pilipinas ay China, susunod na relief. Agad-agad po, hindi pa po tumining ang ulan, andyan na po si Ambassador Wang Xinyan ng Chinese Embassy. Umiikot na po ng Metro Manila sa mga lugar na may baha at nagkakalat na po ng relief goods. Hindi po ilalabas ito ng Inquirer siguro. At Manila Times, ilalabas po yan. Manila Times. Kaya kailangan matutuloy tayo pumili ng pakikinggan. Pumili ng mga bloggers. SNI. SNI, of course. SNI. Bayanin po yung SNI. Okay. Ano pa ang mga tulong ng China po na hindi po nauulat ng malalaking media? Ang susunod na slide po. Kaaprobahan lang po ng Asian Infrastructure Investment Bank ng $350 million. Unang ano lang, contribution lang, first tranche sa paggagawa po ng Bataan, Cavite Bridge, hanggang Maynila po yan. Para mapaiksi ang biyahe mula Manila, Bataan at Cavite. Kasi di ba katakot-takot ng traffic pag coastal road, ang daan. So, yan po, ano pang mga ibang tulong ng China? Baka may mga taga Makati rito, meron ba? Yes, sir! Ano? Oh, Makati. Oh.
Dati may tulay po doon sa Australia, doon sa may Rockwell. Nil-tulog ka na yun. Ngayon eh, yung kuyat yun, yung, pero yung tulay po, ano, na dati sa baba makikita nyo yan po, ano, ngayon karang-karang ng tulay po. Ngayon ang bagong tulay po doon sa Australia, Pantanal Bridge sa tawa, ay sementahan na napakaganda. Si Duterte at si President, si Ambassador Wong Sin yung ano yung nag-inaugurate po. Yan po ay isa sa dosen-dosen ng mga proyekto. Alam po ninyo, may mga lugar ba dito sa Metro Manila, may mga taga-lugar ba ng Metro Manila dito na nawawala ng tubig? Kasi marami bang lugar na nawawala ng tubig dito, eh, servisyo ng tubig eh. Ang China po, may donasyon sa mga tinatawag na Kaliwa Dam. Kaliwa Dam, na magbibigay po ng 600 million liters per day kada araw, dagdag na 600 milyong litro ng tubig inumin para sa Metro Manila. Ito pong susunod, no? Sa Davao, may bagong tulay na ginagawa. Next slide, yan po. 3.126 billion pesos Bukana Bridge in Davao. Sino ang taga-Davao dito? Yun. Pero yan, gawa daw ng kaaway ng Pilipinas yung lahat na yan, kaaway ng Pilipinas ang China, kaibigan ng Amerika. Maalala nyo, nung nagka-COVID-19, nagkakandara pa po si Presidente Duterte maghanap ng vaccine para doon sa bakuna ng ating mga kapwa Pilipino. Nangako ang Pfizer at Moderna. Pero inantala po dahil hindi pa tayo kakasundo sa presyo. At sa totoo lang, hindi po dahil lang sa presyo, kundi wala silang supply dahil gusto nyo mabakunahan muna ang mga Amerikano. Sino ang nagdonasyon po ng bakuna kaagad? Dumating Pedro po ang China. Ito po ang susunod na slide. Ang tumanggap po sa China, ang ating ambassador si the late Chito Santa Romana. Kaibigan ko po yan, kasabay ko po sa De La Salle University po yan, kaya po I wanted to remember him. But umabot po ng 5 milyong doses ng bakuna po ang dumating na donasyon ng China. 5 po doon sa mga 80 milyon na dosage na napili po ng Pilipinas mula sa China na global public goods prices, yung napakamurang presyo. Cost. So, ito po, Chito Santa Rana, nag-post po siya sa electric photos taken at the ceremony held in Beijing, December 12, 2021, to officially accept the delivery of additional 2 million doses of Sinovac COVID-19 vaccines provided by China. Thank you very much, Ambassador Chito Santa Rana. So, yan lang ang alaman po ng Pilipinas ang China. Noong 2019, bago magka-COVID, ang dagsa po ng Chinese tourists sa Pilipinas ay katakot-takot po. Ang ginastos po nila, $2.3 billion. Halos 110 bilyong piso ang ginastos nila. Nawala po yan ngayon. Well, umabot po ng, did I recall correctly, 2 million. Almost 2 million, 1.8 million ang turista noong 2019. Ngayon po, mga 300,000 lang po ang turista ng Chino ang dumating. Gano'ng maraming mga vendors po sa mga beaches ng Boracay ang nawalan ng benta. Mga tourist spots po natin nawalan ng benta. Maraming nadagdagan na Pilipinong nagutom dahil yan ay hinarangan po nila yung mga turista ng Chino. At mamaya, dadagdagan po ni Kaado ito, pero papaliwanan ko po sa inyo ang totoo. Ang susunod na survey po na ginawa ng Pulse Asia na lumabas lang po nitong April. Sabi ng mga malalaking media, Inquirer, Star, iba pa, ABS-CBN, ANC, lang nag-i-interview po ng mga Amerikanong mga CIA
ang pinakamalaking alalahin niyo ng Pilipinas daw yung teritoryo. Tingnan naman natin ang actual survey po ng concession ng dami ng taong bayan. 5% lang, 5 sa 100 Pilipino ang nag-aalala tungkol sa territorial dispute sa China. Ang 95% po ay tungkol sa taas ng presyo. Taas ng presyo ng bigas. Criminality, corruption sa gobyerno. Nawawalang flood funds na 1.2 trillion nata na laban sa baha, na wala namang napipigil na baha. Yan ang mga alalahanin po ng Pilipino. Ito po, susunod, galing sa isang maliit na pahayagan. 16 million Filipino families say they are poor. 12.8 million are hungry. Dito ay batay po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Okay, so yan po ang realities na nakikita po natin. Balikan lang nga po natin yung malungkot na nangyari sa Pilipinas noong Second World War na napasuko sa isang gera na hindi naman yun yung gera. Gera ng dalawang imperialist ng bansa, Japon at Estados Unidos. Pero ang Estados Unidos po, ni isang buhok po ng kanilang bansa po ay halos walang nalagas. Ano? Kumpara sa Pilipinas. Ito po ang susunod na slide. That is the Battle of Manila. Durog po ang Manila. Yan ba ang gusto nating mangyari? Hindi! Ayaw natin yan. Napakalinaw. Tama. Oh. Ito naman po ang nangyari sa Japan. Sa susunod, sa Hiroshima po ito. Buong siyudad ng Hiroshima na flatten, na flat. Nagasaki naman ang susunod na larawan, Nagasaki. Yan po, sigurado mangyayari sa Tuguegarao. Ayaw ko sa Maynila, iiwasan siguro ng China na tirahin ng Manila kasi maraming Chinoy din dito. Kamag-anak din nila. Ano? Pero seryoso po yan. Cebu, ma-level po yan. Bakit? May base militar ng Amerikano dito, air doon, air base pa. Cagayan de Oro, papatag po yan, mauubos po yan. Siyempre, kung hindi gaganti, uunahan ng China bago sila naman ang tamahan ng nuclear weapons ng Amerikano. Kaya po, ang conclusion, last slide, yung first slide, no to US BDM war, no to ETCA bases. No? Kailangan masigasig po tayo na ating labanan po itong mga base militar na ito. Nakapagpanalo na tayo. Makaraan ng isang kalahating taon mula nung sinimulan po nung Pebrero 2023, nakaraan taon, Pebrero, nagsimula po sila na mag-udyok na naman, na magsimula at mag-udyok ng tensyon dyan sa South China Sea sa pamamagitan ng mga pagpilit ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy na pagpasok po ng construction material sa Ayunisyon, mga propaganda ng Inquirer, Philippine Star at iba pa. Isang kalahating taon, anong nangyari na po ngayon? Si BBM po, si Bongbong Marcos ay nag-utos ng de-escalation, easing of tensions. Ang Amerikano naman ang ayaw naman pong, or masabi ko na Amerikano naman ang frustrated dahil pinatigil po ang kanilang pagtutulak po ng tensyon at gera. So, itong ating ginagawa ngayon po ay both isang selebrasyon ng ating tagumpay na napaamin po ang administrasyon ni BBM na mali sila doon sa kanilang pag-akap sa mga base militar ng mga Amerikano at kanilang pinapa-atras na ang ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy at nagkaroon po ng pagpapatuloy po ng pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol dyan sa mga pagpapatak po ng pag-aayos po ng ganyang delivery po ng pagkain, tubig at iba pa sa ating mga tropa doon sa Ayunisyon, sa VIP Sierra Madre. So, nagkaroon nung 28 tayo ngayon, 29. Two days ago, nagkaroon ng delivery to VIP Sierra Madre ng mapayapa. Walang problema. Ano? Bakit? Nag-uusap kasi ang Pilipinas sa China. Inaayos siya para meron tayong ibang mabuksan naman na maganda pagbabalik ng mga proyekto na tulong ng China sa Pilipinas.
At pangunahin ko dyan, yung sanang pagbabalik ko ng kasunduan na magkaroon ng joint oil and gas exploration and exploitation sa pagitan ng Pilipinas at China. Na naudot po dahil po sa mga American boys na naman dito sa mga pamahalaan natin pong nakaraan at sa kasalukuyan. Kung yun ay matuloy na po at ating tayo magtagumpay na itulak po itong proyekto na ito ng oil and gas joint venture, baka naan ng dalawa, tatlong kaya meron na tayo sa diling langis natin, natural gas natin, may cash pa po tayo. Bakit hindi gawin po ni Bongo Marcos? Dahil ayaw po ng Amerikano at pinipigyan din siya na matuloy itong mga proyekto sa China. Kaya tayo po ang pag-asa ng bayan. Marami pa po naman may papaliwanag, pero siyempre itong ating ibang mga kasama po ay handa na rin dagdagan po ang ating sinimulan. So, malinaw po, number one, ito ay continuation ng ating sinimulan ng nakarang taon. At dinihintay pa rin natin si RJ, no? Hindi pa nakakarating. Pangalawa, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga masigasig na information workers, sa ating mga vloggers, sa ating mga pagkakang tulad ng Manila Times. SMNI, of course, the hero of the situation in the country. Wow, very good. Ang laking sacrificio ko ng SMNI. Thank you! Brother Tibuloy, Apollo Tibuloy, na nasa sakripisyo, na dinidiinan ng Amerikano po si Tibuloy dahil po sa kanyang matatag na paninindigan para sa kalayaan po ng bansa po natin, so sovereign ng bansa po natin. So with that, maraming salamat po. I hope my explanation has helped you understand.